Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na may gawa na lamang natutupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo ng isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkataon ang tawag siya na lamang ng Espiritu Santo, pinanganak ng Santa Maria ng Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ng bibig, nanaog sa roon ng mga yumao, nang may tatlong araw ng buhay na buhay. Makiyas sa langit, naloglog sa ng Diyos na mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tupong sa nabubuhay at namatay at tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idinudulot ng Ama sa pamagitan ng Espiritu Santo na si Jesus ang siyang naging puso, naging puno ng ating buhay. Iayag natin ang ating papupuri at kahilingan sa Diyos Ama. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang simbahan sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay biyayaan at maging kaya-aya sa inyong harapan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga namumuno sa aming bansa ay mabiyayaan ng lakas at talino, upang mapaglingkuran nila ang iyong sambayanan ng tama at kaya-aya, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga may sakit at karamdaman, mga naliligaw ng landas at mga nagdurusa ay mga tagpo ng taong tutulong sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang aming pamayanang nagdiriwang ng banal na Eucharistia ay mamuhay sa pagkakaunawaan at pagkakaisa sa araw-araw naming pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng yumao ay makabahagi sa iyong kaluwalhatian kasama ng Anak at ng Espiritu Santo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayang nagsusumamo sa iyo. Tulungan mo kaming sambahin ka, tatlong persona sa iisang Diyos, sa pagpapahayag at matapat naming pagsabuhay ng aming pananampalataya sa iyo. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda ngayong aming sinasamba at sinasambit ang alam mong dakila at pakuntangan sa mga alay na ngayon nasa dambana. Kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di na iba sa pagka-Diyos mo. Ano pa kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinaiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ng kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa isang pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa amin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Busbusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Benaventura, hanang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol, ni San Martin at ang lahat ng mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Upang magkaisa tayo katulad ng pagkakaisa ng banal na Santatlo. Thank you.
ng Diyos sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Apostol, kapayapaan na iwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalag ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
para sa panalangin laban sa parusa ng kamatayan. Ama, pinagmumula na tagapagbigay ng buhay, tinataas namin ang aming mga puso at mga hinaing sa inyo. Tulungan niyo kami upang bumuo ng isang lipunan na tunay na nagpapahalaga sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Ating itutugon, Panginoon, hilumin niyo ang nagdaramdam naming kalooban. Para sa mga nakararanas ng sakit at hapis dahil sa karahasan at krimen, para sa mga nagsasagawa at mga biktima ng karahasan na kapwa nakikipagtunggali sa galit at poot na kanilang nararanasan, para sa basag-basag naming sangkatauhan na ginagapos ng hangaring maghiganti, para sa aming sugatang lipunan na inililigaw na ilusyong dapat kumitil ng buhay upang ipagtanggol ito. Sama-sama nating sabihin, tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan. Para sa aming bansa na natutuksong sumang-ayon sa marahas na paghihiganti, para magkaroon ng paninindigang kilalanin at itaguyod ang dangal ng lahat ng mga tao, para magkaroon ng karunungang makita na ang karukhaan, kawalan ng katarungan, at kakulangan ng edukasyon at hanap buhay ang maaaring ugat ng kriminalidad. Para ang patnubay at habag ang maging daan upang maibsan ang pagdurusa ng mga biktima at gumagawa ng karahasan. Para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng mga kalutasan na magtataguyod sa dangal ng lahat ng tao nang sa gayon ay magkaroon ng tunay na pakikipagkasundo. Para sa inspirasyong baguhin ang lipunan batay sa pag-ibig at katarungang humihilom mula sa kasamaan, manalangin tayo. Ama ng habag, hinahayaan niyong pumatak ang ulan sa mga matuwid at hindi matuwid. Bigyan niyo kami ng isang pusong tulad ng sa inyo upang sa gayon ay magmahal kaming katulad ninyo. Kahit sa mga taong nagdudulot sa amin ang sama ng loob, sa aming bansa ay lumalaganap ang isang matinding hangarin na maghiganti at isulong na punuin ang death row. Ginagamit ang panawagan na magkaroon ng katarungan bilang balat kayo sa pagpatay sa mga lumalabag sa batas. Maghari nawa ang tunay at hindi panandali ang katarungan. Jesus na aming kapatid, dumanas kayo ng kamatayan sa mga kamay ng mga makapangyarihan, subalit hindi niyo hinayaang pagtagumpayan kayo ng pagkapuot. Tulungan niyo kaming iabot ang aming kamay sa mga biktima ng karahasan upang ang aming walang malo na pag-ibig ang siyang tumulong sa paghilom ng kanilang mga sugat. Banal na Espiritu, Panginoon na tagapagbigay ng buhay, pinalalakas niyo kami sa pakikibaka para sa katarungan. Tulungan niyo kami upang walang tigil kaming kumilos laban sa kamatayang ginagawang legal ng pamahalaan. Gayon din naman, tulungan niyo kaming baguhin ang lipunan sa pagkakaroon ng katotohanan, katarungan, pag-ibig at paggalang upang huminto ang karahasan at manaig ang kapayapaan. Amen. O Maria, Ina ng Buhay, ilayo niyo ang sambayang Pilipino mula sa kapangyarihan ng kamatayan. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Pablo Unang Ermitaño, San Martin Patron ng mga may sakit. Ama namin ang pagmahal, mapakinabangan nawa na namin ang buong katauhan, ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsasaluhan, at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa susunod po na linggo ay ang dakilang kabistahan ng Corpus Christi, katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo.
So kaya po, ano, sa darating na Sabado, yan ay June 17, pagkatapos po ng ating anticipated mass, 7:30 ay magkakaroon po tayo ng exposition of the Blessed Sacrament. And then pagkatapos po ng exposition, ay magkakaroon po tayo ng pagtatanod. So probably mula 8 o'clock hanggang alas 5 ng madaling araw. No? So ang lahat po inaanyahan na makipagtanod mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. At pagkatapos po noon, alas 5 ng madaling araw ay magkakaroon tayo ng prosesyon. Kasama, ang ipoprosesyon po natin ay ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So, yung prosesyon po ay dito lang sa loob ng Adelina 1. So, pero yun po ay bahagi po ng ating pagden. 6:30, yung ating banal na pagdiriwang ng misa. Ano? So ito po yung ating schedule para sa susunod na linggo. Ano? Para tayo ay higit na makapagdiwang sa banal na katawan at dugo ni Jesus. Ano? Sa ating po pag-vigil, no? May vigil pa rin tayo ng Webes. Yung Webes na vigil natin ay regular yun every Thursday. No? Ito naman ay yearly, no? Tuwing pagdiriwang ng Corpus Christi. So, kaya po marami tayong dapat na ipagdasal, no? Na kailangan natin ng pagkakaisa. Maraming hinihiling na ipanalangin natin. So kaya inaanyahan ng bawat isa na maglaan ng isang oras ng pagtatanod, no? Mula alas 8 ng gabi hanggang ika-5 ng madaling araw sa darating na Sabado. So muli po, maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta sa ating mga programa at mga proyekto. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo kaisa ng banal na Santatlo. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Salamat sa Diyos.